Sasampahan ng taso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa pagbusog ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Bandang madaling araw nitong Lunes, June 10, nilusob ng mga armadong polis mula sa Special Action Force at Criminal Investigation and Detention Group ang mga compound ng KOJC sa Barangay Buhangin at Tamayong sa Davao City, sa Samal Island at sa Kitbog Compound sa Malumon, Sarangani Province. Ini para magsilbi ng waranto pares kay religious group leader Apollo Fibloy at iba pang kapwa niya akusado. Ayon sa dating Pangulo bilang former commander-in-chief na sumusuporta sa PNP at AFP, iginanunungpot nito ang kanyang naging desisyon na ilang isaring abogado, iginit ni Duterte na paglabag sa batas, trespassing at overkill ang ginawang pag-raid ng mga police dahil wala umunod silang naipakita na search weapon. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng apektado na miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Binilang din ito ang law enforcement agencies na may mabigat na mga kapalit ang pagsunog o pagsunod sa inigal na utos. Una lang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Matapos kumalat sa social media ang iba't ibang footage na ginawang sabay-sabay na paglusog ng puwersa ng Philippine National Police Special Action Force at ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ, bumaha ang batikos laban sa kapulisan. Kahit hindi mga miyembro ng KOJC, pustisya rin ang sigaw ng mga kapwa Pilipino dahil sa lagtarang paglaban sa karapatang pantao ng mga otoridad. Sa kanyang pinakabagong pahayag, araw ng Huwebes, Hunyo 13, sigabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na para sa mga miyembro ng KOJC at lahat na nagtataguyod ng batas, ang araw na Hunyo 10, 2024 ay may tuturing na araw ng labis na kasamaan. Aniya, ang maarmato batalyon ng PNP SAP at ang CIDG ay nagsagawa ng paglusob sa iba't ibang compound ng simbahan sa Barangay Buhangin at Tamayong Davao City, sa Glory Mountain, Quezon's Baptismal Resort, Samal Island, at sa Kitbog Compound sa Malungon, Sarangani Province, na halatang sabayang ginawa ang pagbibigay ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Sikibuloy. Maliban anya sa over-publicized arrest warrants, ang mga otoridad na lumusob ay hindi nagpakita ng anumang search warrant sa lahat ng ari-arian ng simbahan na sinalakay ng mga otoridad. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas, isang overkill o pagmamalabis. Kaya naman ayon sa dating Pangulo, ang kilos na ito ay hindi maaring palampasin. Bagamat ikinalungkot ni Duterte na panagutin sa batas ang mga sangput na otoridad dahil na rin sa malaking suporta nito sa kapulisan at sa datahang lakas ng Pilipinas, dapat niya itong gawing bilang administrator ng mga ari-arian ng simbahan. Kaya naman iniutos na ni Duterte na maliban sa paghahanda ng mga affidavit ng mga lahat ng mga miyembrong nasaktan at na-trauma sa masaklap na insidente, inuutos na rin anya ang pag-imbentaryo ng mga ari-arian ng simbahan na nasira. Nagpaalala din si Duterte na hindi lamang sa simbahan, kundi pati na rin sa mga opisyal ng batas na magsagawa ng naaangkop na aksyon dahil ang nasabing paglabag ay naipakita sa social media sa buong mundo at nagpakita ng maling mensahe na ang bansang ito ay naging isang police state o estado na kontrolado ng pulisya na walang respeto sa batas at mga institusyong panrelihiyon. Binigyan din naman ang dating Pangulo na bagamat nagawa na ang pinsala, naroon ang pagkakataon na itama ang mga pagkakamali na dulot ng pagyurak sa mga batayang karapatan sa pagsasagawa ng iligal na paglusob sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga lunas at legal na remedyo na ayon sa batas. Binanatan din ni Duterte ang kasalukuyang administrasyon. Anya,
ang masaklap na obsesyon o pagkahumali na administrasyong ito na gawing masama si Pastor Apolo Siquibuloy kahit hindi pa siya nahahatulan ng korte, ay isang malinaw na maniobra upang ilihis sa atensyon mula sa totoo at lumalim ang krisis sa bansa na dulot ng korupsyon, kawalan ng kakayahan at pang-aabuso ng kapangyarihan. Mabigat man daw sa kanyang puso, kailangan niyang umaksyon laban sa mga responsable para sa sabayan at illegal na raid. Ang batas anya ay dapat na ipatupad. Sa huli, sinabi ni Duterte na ang nangyayari ay dapat na magsilbing babala at ara sa lahat ng sumusunod at nagpapatupad ng illegal at labag sa batas ng mga utos dahil mayroong malubhang kahihinatnan ang bulag na pagsusunod. Isinulat ko yung statement ni Pierre Ardi. Sabi niya, except for the over-publicized arrest warrant, the raiders did not present any search warrant in any of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. This act cannot go unpunished. Ulitin ko yon. This act cannot go unpunished. I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved or traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence of the raid. Presidente, dating presidente, nagsasalita, abogado, fiscal. Alam niya ang batas. I don't know yung police major na palingon-lingon na wala daw liability ang mga pulis. Oh, aminado ang mga pulis na wala silang dalang search warrant. Ang meron lang, arrest warrant. Tao. Yung warrant of arrest, order ng korte, huliin si Kibuloy. So, dapat pagpasok nila sa isang property, ipakita nila yung arrest warrant at ito, hanapin namin nandyan si Kibuloy. At nangyari man yun, I think, apat na beses na ito. Mula sa warrant of arrest ng Senado ni Senator Rontiveros, and then warrant of arrest ng Kamara, yung tungkol sa franchise ng SMNI, and then Davao Regional Trial Court na warrant of arrest, and then Pasig. Apat na warrant of arrest ang naiserve. Walang nangyaring gulo kasi yung mga KOGC members very cooperative. Yung mga police naman very professional. Apat na beses walang nangyari kasi may papel. Itong nangyari June 10 na raid, kakaiba. Walang search warrant. Inaamin ng police. Walang search warrant. Okay lang daw yun. Nilista ko yung sabi niya. Rule of Criminal Procedure Section 11. May binanggit siya. Sinerts ko sa Google. Wala akong makitang ganun. Ang meron, sinasabi dito sa US, sa federal court, ang binabanggit. Hindi naman applicable sa, may rule 11 ng federal court. Hindi applicable sa atin. Anong sinasabi ng policewoman na Section 11 ng Rule of Criminal Procedure, wala, hindi ko ano. But anyway, ito, yung statement ng police. Police officers, sabi niya, have the right to break any building or enclosure
kahit hindi pinapasok, as long as nagpakilala at sinabi ang purpose. Really? Bahay ko. Nagpuntang pulis. I am police captain De La Cruz. Purpose ko, i-search ko dahil may baril ka dyan na walang lisensya. O pwede yun, i-break na nilang aking bahay. Ganito yung sinasabi ng police major eh. Basta magpakilala ang police at sinabi ang purpose, pwede nang i-break ang iyong bahay. Yan eh. So ibig sabihin, anong silbi ng search warrant? Ibig sabihin, itong sinasabi niyang Section 11, Rule of Criminal Procedure, eh, mas mataas pa ito kaysa yung batas o ano, Korea, ano ba yan, na nagmamandate lahat na mga law enforcement agencies dapat magpakita muna ng search warrant bago makapasok sa isang building. Yun po ang batas. Very clear. Ano itong sinasabi ng police major? Na walang liability ang mga readers. Basta lang nagpakilala at sinabi ang purpose. Oh, doon sa KOJC raid, madaling araw, alas 4, tinatanong ng si Brother Carlo, kasi nag-press conference ang KOJC, tinatanong, oh, kilalang-kilala mga police, battle ready. Oh, anong purpose? Hindi naman nila sabihin anong purpose. Basta lang brine-break lang ang gate, tapos may hagdanan, umaakyat na sa paderba yun, ano? Hindi naman sinabi ang purpose. So ano itong sinasabi ng puli? Anyway, ito, I'm sure, kabado na ang mga pulis. Kawawa ang mga pulis na kakasuhan kasi mismo ang presidente na ang nabangga nila para silang bumangga ng pader.